dati utak gulbura ako. Nung malaki operasyon dito sa Maragbali noon, mga milang, nandito ako. Nakipaglaban. Yung unang operasyon ng Plan Salidumay, nandito ako, mga minamahal. Yun ang pinakamatinding karanasan ko dito sa Maragbali, mga minamahal. Kaya nung naglaylo ako, 2000, nagtrabaho ko sa construction na, nagbodyguard ako sa Ilocos, tapos tuloy-tuloy na nagtrabaho, pero hindi rin ako naniniwala na may Diyos noon, mga minamahal. Pumapasok ako sa simbahan, Katoliko, tapos pumasok din ako sa iglesia, dun sa Isabela, mga minamahal. Pero parang hindi ako kontento, mga minamahal. Parang hindi ko pinapakinggan yung mga salita ng mga pastor at saka pari, mga minamahal. Pero nung pumunta dito yung manggagawa ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, dito lang ako na hikayat, mga minamahal. Amen. Alam nyo, mga minamahal, malapit lang yung tirahan namin, mga minamahal, dito. Nakikinig lang ako nung pumunta sila dito una, mga minamahal. Hanggang unti-unti akong parang nahila dito sa Pidmin, mga minamahal, at tumulong aking luha. Ngayon pala, totoo na may Diyos sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Dito ko natagpuan ang kagandahan ng aking konsensya, mga minamahal. Parang yung mga hindi maganda yung isip ko noon, mga minamahal, dito na tanggal, mga minamahal. Binago niya ang aking isipan hanggat nagpayag ang ating beloved preacher noon na kung sino ang may gustong magpabautismo. Hindi ako nag-alinlangan na nag-desisyon, mga minamahal. Ang sabi ko, ako ang isa. Kaya nagbabautismo ako sa ngalan ng tubig, mga minamahal, doon dyan sa ilog. At parang natanggal lahat yung kaguluhan ng isip ko, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Yung dati magulo naming buhay na mag-asawa dahil kami nag-aaway, hindi na ngayon, mga minamahal. May kunting kwan lang ngayon, pero maayos na agad, mga minamahal. Kasi hindi matatanggal yan na may pagkwan sa mga asawa. Alam nyo, mga minamahal, mula nung nandito na ako sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, may dumating na pagsubok. Kung alam nyo, mga minamahal, naksidente yung isang anak namin na babae, mga minamahal, nahuhulog dyan sa box culvert. Gusto niyang matutong mag-motor, mga minamahal, pero pag una pa lang niyang binirik yung motor, tumakbo nang mabilis kasi hindi niya marunong. Unang sakay niya pa lang. Nahulog dyan sa box culvert, dyan sa mga minamahal. Na untog yung ulo niya dun sa bato, sa baba, na lumubog yung buto dito niya, mga minamahal. Ay, ito lang itinalimnik. Kaya pag nakita yung anak kong babae, malaki yung buko niya dito. Kahit lagyan mo ng itlog pag nakaiga, hindi mahulog, mga minamahal, kasi nakalubog yung buto niya. Akala ko noon mamamatay na, mga minamahal. Pero hindi ako bumitaw. Lagi ako nagdasasal. Nung tinakbo nila sa ospital, hindi na ako umumik, mga minamahal. Nakita ko yung anak ko na parang patay na. Kasi wala nang malay, mga minamahal, nung inakyat nila at sinakay sa kalong-kalo. Para wala na akong pag-asa noon, mga minamahal, kasi nakita ko yung ulo niyang basag. Pero hindi ako bumitaw sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Nagdinasal ko na, Panginoon, buhayin mo ang aking anak. Sasama ako sa mga gawain, basta buhayin mo lang ang aking anak, mga minamahal. Yun ang lagi kong dinadasal. Hanggang nagmotor ako, sumama ako doon sa ospital, mga minamahal, hindi ako umimik. Nakisaka yung abirat ko sa akin, mga minamahal, yung bilas ko na mistra. Kinakausap niya ako pero hindi ako umiimik, mga minamahal, kasi nagdadasal ko habang nagpapatakbo ang motor. Hindi ko na malayan na nakarating ako sa ospital, mga minamahal. Binuhay niya ang aking anak, mga minamahal. Sabi ng doktor dyan sa Far North, mga minamahal, lumabas daw yung kunting brain niya, mga minamahal, yung utak niya. May lumabas daw konti. Alam niyo, mga minamahal, isa akong doktor sa loob noon, mga minamahal. Alam ko kung nag-crack yung balot ng utak mo, pag naduguan niyo, mga minamahal, mabuhay ka man, pero masisira ang isip mo, mga minamahal. Agbagtit kang ako na tilukanon mo ka. No, madaraan yung utak mo. Kaya wala na akong pag-asa noon na kung mabuhay man ang aking anak, hindi ko alam na yung agipanunot na agbalipay nga matino. Kaya, pero hindi ako bumitaw, mga minamahal. Nung
nag-request yung Bayacor sa mayor natin na magpadala siya ng ambulansya, itakbo namin sa ospital. Nagpadala naman agad mga minamahal. Tinakbo namin doon sa Tuigaraw. Habang nagtatakbo yung sasakyan namin mga minamahal, sumuka siya ng dugo ng maraming mga minamahal. Kaya may parang pag-asa na na mabubuhay ang aking anak. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal nating Pinapanginoon mga minamahal, binuhay niya ang aking anak. At normal na normal mga minamahal. Hanggang sa nakarating kami sa ospital sa Tuigaraw mga minamahal, pumunta ako dun sa pastoral mga minamahal. Humingi ako ng backup prayer mga minamahal. Praise the Lord. Mayroon namang pumunta dun sa ospital mga minamahal at nilihis siya dun sa ospital mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, andali siyang nag-recover. Amen. Parang, hallelujah. Parang hindi niya kapapaniwala na ganun kadali. Kasi yung mga katabi naming mga pasyente, mga minamahal, nagtataka sila. Kasi yung nag-crack yung utak, yung buto dito dya, siyempre matatagal lang kami doon, sana, mga minamahal. Pero mahigit sa linggo lang namin doon, agad-agad naman nag-recover, mga minamahal. At normal. Praise the Lord. At kung may gawain na pag nandito, sumasali sa Children's Square, mga minamahal. Umaawit na sa harap. Pero kasi sa surong, nag-alaga sa anak ng tita niya, mga minamahal, kaya hindi nakapunta. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, binuhay niya ang aking anak. Alam niyo mga minamahal, nagtrabaho ko sa Buntok. Nung magla-lockdown na, nung May 15, kasi May 28 na nagbiyahe kami, alam niyo mga minamahal, sa dami-daming checkpoint. Basta may checkpoint, nagdasal ako mga minamahal. Kasi ayaw nilang kaming palusutin. Wala namang kwan mga minamahal. Biglang basta pakarating namin sa checkpoint, magdasal ako, hallelujah. Lagi kaming kwan mga minamahal, hindi na kami pinagtagal. Dito sa corner, pagpasok namin sa corner mga minamahal, sabi ng pulis dyan, talagang ayaw nilang magpapasok galing sa Buntok. Kasi pag pinakita namin yung papel namin mga minamahal, talagang ayaw nila. Kasi galing kami sa malayo mga minamahal. Sabi nila, kasi alas 11 ng tanghali, nandyan na kami sa pagpasok namin sa Koner. Sabi nila, itawag namin muna dun sa Luna, kung talagang taga Luna kayo. Pero ang desisyon ng commander nila, talagang hindi kami padaanin. Alas 4 na ng hapon, mga minamahalin, nandun pa kami. Hindi kami pakubay ng umaga, tanghalian, hapon na. Talagang gutom na kami, mga minamahal. Sabi ng talagang yung pulis doon na kami. Gustong bumalik, pabalik na lang kami. Pero nag-decision ako mga minamahal. Kung ayaw nilang padaanin dito, dadaan na lang tayo sa Tuigaraw, sabi ko. Pero nagdasal ako mga minamahal. Panginoon, sabihin mo sa mga checkpoint dito na wala kaming sakit. Padaanin kami para makauwi sa mga pamilya namin. Alam niyo mga minamahal, wala pang 5 minutes. Parang nagbago yung isip ng police. Sabi niya, sige, dadaan na kayo. Praise the Lord, hallelujah. Sabi ng mga checkpoint, lahat ng mga checkpoint dito sa corner, hindi na kami tumigil. Kasi malayo pa lang kami, sisi niya na, diretso na. Samantala, tunggal barangay mga minamahal, may checkpoint. Pinapara kami maglalakbok. Pero sa corner na mga minamahal, wala nang lakbukan. Kaya malaking himala mga minamahal. Pinapasok kami na walang walang dahilan mga minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon mga minamahal at nakarating kami dito mga minamahal. Kasi galing kami sa Buntok alas 5 na madaling araw, dumating kami dito alas 9 ng gabi. Hindi na ako nakakain ng hapunan mga minamahal sa sobrang gutom. Pero hawang nandito ako sa bahay, hindi ako agad pumasok. Nagbukas muna ako, nagbukas ng alcohol, tapos nagdasal, natanggal yung gutom ko mga minamahal. Natulog na lang ako, humigil ng gatas at natulog na. Ganun ang nangyari sa buhay.